Hello everyone, welcome back to my channel. Ayan. So, ngayon ay medyo pangiti-ngiti na kahit paano, nakamubo na ng unti-unti. Pero, syempre masakit pa rin. Ayun. So, ganito nga. Ayan. Pag-uusapan natin yung nangyari about sa aking channel. Ito na nga. Kasi, ikukwento ko muna sa inyo yung bago mangyari, yung bago na-disable yung aking channel. Unang-una, nung time na yon, nag-live ako noon. Pagkatapos, alam ko naman na makaka-copyright ako. Siyempre, wala namang problema yun. I-mute mo lang naman yun eh. Diba? Tapos, nung nag-action ako doon para mawala yung aking copyright claim. Pagkatapos ng kinabukasan, nangyari yun eh Wednesday, kinabukasan Thursday ay yun na nga, biglang nag-email sa akin si YouTube. Ayan. Nung time na yun, nung umaga, may kausap pa ako na kaibigan ko sa YouTube na ang nag-uusap pa kami, masaya pa nga kami. Pagkatapos, siguro mga 10 o'clock, nagulat ako, may tatlo kong email na na-receive. Una-una ko na-receive yung payment ko. Kasi sa totoo lang, may problema ako sa payment ko. Kasi nga, ang nangyari sa payment ko, yung dumating yung PIN ko, syempre, inilagay ko na siya sa AdSense ko kasi noong time na yun, pawala na nga yung ads ko. Kasi nag-email na nga na kailangan na ilagay yung PIN. So, naabutan ko naman na ilagay ko yung PIN. Pagkatapos, agad-agad ko nilagay yung aking bangko kung saan kababayaran ni YouTube. Ayan. So, hindi ko naisip yung bangko ko na freeze pala. Ang nangyari kasi, magto 2 years na ako dito sa Switzerland kasi every year ako umuwi. At kada yearly, hinuhulugan ko naman yan. Siyempre pag nasa Pinas ako. Nangyari, hindi ko na siya nahulugan nung nandito ako sa Switzerland. Tapos, nagtry ako mag-online banking. Nakita ko, yung password na inilagay ko, na-block na siya. Kaya, problemado talaga ako. Sabi ko, paano ba gagawin ko dito? Ang dami kong tinanungan about paano sa payment ko. Ayan, yung mga kasamahan ko sa YouTube, nagtanong din ako. Kasi, in-address ko nga sa akin sa Pilipinas, hindi naman dito sa Switzerland. Kasi nga para makaipon din ako para pag-uwi ko ng Pilipinas, meron din akong sarili kong pera. Yun yung nasa isip ko. Pagkatapos nangyari nun, yung pagkabasa ko ng email, ano ba yung time na hindi pa masakit time yung ulo ko nun. Siyempre, masaya pa kami nun eh. Bigla ka mong yung init ng katawan mo, umakyat dun sa ulo mo. Tapos, ma-feel mo na yung parang yung ugat mo sa ulo mo napuputol. Ganon katindi yung sakit. Tapos sabi ko, nung binuksan ko yung unang binasa ko yung email ko about sa Google Payment, ang sabi doon, i-hold mo na daw ni YouTube yung aking sweldo. Kasi, pag-aaralan pa daw niya, ganun. Pag-aaralan pa daw niya. Kaya, hindi mo na ako pwede mag-apply uli, mag-re-apply. Pero, automatic naman siguro yun na babalik yun. Tapos, pagkabukas ko ng isang email ko, nagtataka ako. Invalid click, ayan, invalid click. Ayan. Bali, 4 days na nakakaraan. Kaya, hindi pa ganun. Although, kaya naman, kasi inisip ko, hindi lang naman ako nagkaganyan ng channel.
marami din kami. Pero may kung mapipigback lang sa isip mo yung nangyari, yung mga ginawa mo para mabuo mo yung YouTube channel mo. Although nandun pa naman yung YouTube channel mo, pero iba pa rin yung meron kang ad sa YouTube. Kasi kahit pa paano, mag-upload ka lang mag-upload at nandun lang naman yung video mo. May manood o wala, at least may ano pa rin, kumbaga may ads pa rin. Kikita pa rin kahit 10 cents lang. Diba? Maiipo naman yun. Yun yun. Kaya lang, makasakit kapag hindi mo na sure na may ayos mo pa yung channel mo. Sa totoo lang, bago nangyari to sa channel ko, may mga friends na rin ako, nauna sila na nawala ng ads. Sa totoo lang, ako, ina-advise ko sila na kasi ganyan-ganyan, ganun-ganun. Ayan. Madali mag-advise. Ayan. Madali mag-advise. Kaya lang, pag nangyari na talaga sa channel mo, iba na. Hindi na ganun. Napakahirap ba? Kasi, lagi magpipeedback sa'yo yung mga ginawa mo. Mula start, hanggang ma-monetize ka. Hanggang mag-wait ka ng pin. Ayan. Kasi, lalo na pag small YouTuber ka, lahat ng waiting, lahat ng hirap, ano mo yan eh, pagdadaanan mo. Ayan. Kaya, masasabi ko na, although, alam ko may pagkakamali ako. Lahat naman tayo eh, alam naman. Lalo na pag small YouTuber ka, mahirap humanap ng mga totoong viewers na manonood sa channel mo. Although, kaya nga tayo, gumagawa tayo ng paraan para mag-grow up yung channel natin. Kahit nasabihin mo na syempre busy tayo sa bahay, may mga responsibilidad din tayo sa, hindi lang sa YouTube. Pero yung YouTube, hindi mo dapat mawawalan ka ng oras dyan. Bibigyan at bibigyan mo siya ng time para sa kanya. Kasi nung nag-YouTube ako, hindi ko naman kasi akalain na ganito kahirap mag-YouTube. Ayan. Napakahirap mag-YouTube. Kaya shout out sa mga gusto mag-YouTube. Ayan. Although, masaya kasi marami kang friends, ayan, mamimit mo, kahit sa, ano lang, sa internet, ayan, chat-chat kayo, ganyan. Pero, sobrang hirap talaga kapag na-demonetize ka na, ayan. Although, pwede naman mag-appeal, kaya lang, hindi siya 100% na may babalik pa yung channel mo. Depende. Tsaka, ang sabi, ang balita, naglilinis daw ngayon sa YouTube hanggang katapusan ng June. Matagal na siya, marami na siya natatanggalan ng ads. Hindi lang naman ako. Kaya lang, sobrang sakit. Nung araw na na-receive ko yung email ni Lolo, alam mo yung feeling na na-shock ka ba? Yung hindi ka makapaniwala na ganun-ganun. Kasi alam ko, sa payment lang ako may problema, pero madali naman maresolbahan yung payment ko. Kaya lang, nakitaan daw ako na meron akong click invalid, ganun. Although lahat naman, kasi di ba computer sa YouTube,
Basta i-click lang na YouTube yun. Pag may nakitaan na siya, gano, yun na yun. I-click niya na. Kaya para pare-pares lang yung sinesend sa'yo. Kaya hindi mo rin maintindihan kung ano ba yung pinakaming problem mo dun sa channel mo. Bakit gano'n na invalid ka. Kasi iba-ibang dahilan. Meron sabihin natin na nagre-re-upload ng hindi naman natin video. Yan yung mga talagang bawal. Merong mga something na may ginagawa sa channel. Ayan, tapos meron na pinapanood yung ads na ganun. Pero sa totoo lang, aminin ko, alam ko na meron akong pagkakamali. Alam ko sa sarili ko, kaya kung ano yung pagkakamali ko, yun yung i-re-apply ko. Na sana awa si YouTube. Kaya maawa si YouTube na maibalik yung aking ads. Ayan. Kasi kung wala tayong ads, hindi tayo kikita. Ayan. Tuwing nakikita ko yung channel ko, kung kailan tumataas yung mga views ko, na alam kong may nanonood na sa channel ko, dun pa ako na demoni. Nung 2 days na doon ko na naramdaman yung sakit. Yung mga friends ako na nag-a-advise sa akin na ganun. Do tama naman sila, pero i-feedback lang talaga sa'yo yung hirap, hagod, puyat, lahat, para mabuo mo yung channel mo. Mo paano ka makabuo ng subscriber, paano ka makabuo ng watch hour. Yun talaga lagi magpipidback sa utak mo. Kaya minsan naisip ko na mahirap mag-advise din, lalo na kapag naramdaman mo na yung nararamdaman nila. Pagkatapos, nung time na yan, nung 2 days na nangyari yun sa akin, sa totoo lang, hindi ko ikakahiya. Tumuli yung luha ko. Hindi naman totally ako na umiyak. Siyempre, masakit, diba? Parang daig mo pa na, parang feeling ko na, parang iniwan ka ng asawa mo. Parang nagloko yung asawa mo. Ganon kasakit, ganon. Broken hearted. Ayun, 4 days na nga nakakaraan na nangyari, pero napakasakit. Pag 2 days, 3 days, alam nyo ba yung time na nung 2 days, hindi ako nakatulog. As in, lutang na lutang yung utak ko. Sabi nung asawa ko. Tapos, diba hindi na nga ako nakatulog. Aga ko pa nagising. Pero normally, bumabangon talaga ako pag may pasok ang anak ko, 7. Nag-a-alarm na siya ng 7. Sabay kami babangon. Pero hindi. Bumabangon talaga ako ng mga 5 o'clock. Tapos, ramdam ko, sakit na yung ulo mo. Sakit na buong katawan mo. Hindi ko alam, depressed ba yan? Ganon. Tapos, ginawa ko para wala lang yung sakit, diba? Ginawa ko ng gamot. Kasi sobrang sakit ng katawan ko. Yung katawan mo tsaka utang mo. Ganun kasakit. Kasi ako, hindi naman ako basa-basa uminom ng gamot. Lalo na pag alam kong kaya naman. Kasi diba, pero mag-iinom ng tablet.
kasama naman yung side effect yan sa liver natin, diba? Eh, hindi ako masyado nagiinom. Hanggat maaari, dinadaan ko yan sa tubig. Ayan, mukhang tubig, maraming tubig. Parang piling ko na-add yan, dehydrate ako, ganyan. Tapos, nararamdaman ng asawa ko na, sabi niya, naramdaman niya na malungkot ako. Kasi, lutang na lutang ba yung utak ko? Naiyak ako. Ayun, sabi niya, in-explain niya rin sa akin yung kakamali ko. Inaksat ko naman niya. Inaksat ko naman. Kaya naman, sakit lang talaga. Sobrang sakit. Wala talaga forever sa mundo, ano? Kahit si YouTube, di kayo maging forever. Alam, kala ko noon, kapag na-monetize ka na, magiging panatag ka na. Kasi, ads ka na nga, ayan, kumbaga, mag-upload ka na lang, ayan, para mag-grow yung channel mo. Nagsabi sa akin na magawa na lang daw ako ng bagong channel ko, pero hindi ko sure kung makakagawa ako ng channel ko. Mahal ko na kasi yung channel ko. Sobrang sakit eh. Sobrang sakit talaga, guys. Kaya kayong mga nag-YouTube, kung alam niyo yung bawal, huwag niyo nang gawin. Saka basa-basa din ng terms ni YouTube para alam niyo kung ano yung gagawin niyo. Kasi basa-basa upload lang, comment lang, basa-basa din. Ayan, kaya tayo, although pwede naman mag-reapply, pero hindi 100% na maibabalik pa yung channel mo, although nandiyan pa naman yung channel mo sa YouTube, kaya lang hindi na siya mabibigyan na chance na malagyan siya ng ads. Ayan. Kaya guys, itong nangyari sa akin, sana hindi na mangyari sa inyo. Kaya lagi kayo magpipray. Yan ang ginagawa ko para hindi ganang masyado masakit yung mangyari. Nakamubon din tayo. Kaya natin yan. Minsan, kala nung manonood na sobrang saya mo, lalo na pag nakikita na nila yung upload mo. Alam mo, wala kang problema, di ba? Pero, deep inside, ginagawa mo yung the best mo dun sa channel mo. Pero, lungkot ka pala behind the scenes. Kaya, may narinig na akong ganyan eh, yung malaking YouTuber. Nakala nila, tawa na lang kayo sa YouTube. Kasi yun ang napapanood nila, diba? Pero behind scenes, bigat pala ng loob nila. Hindi natin alam na tayong manonood na malungkot pala yung pinapanood natin. Sana magawa ko ng paraan yung channel ko. Ako, nagsasearch lang din ako sa YouTube kung ano yung mga ginawa nila sa channel nila para maibalik. Pero hindi talaga 100% na maibabalik yung channel mo. Pero gagawin ko pa rin sa channel ko para alay mo, saka
huwag natin kalimutan mag-pray lagi. Ayan. Alam nyo ba? Ngayon lang, sobrang ganun ba yun? Kapag nakakapag-inip na ng yung taong nawala na. Ewan ko, nangyari yan sa akin. Yung malungkot ako. Yung mga taong nasa kabilang buhay, pupunta sila sa panaginip ko. Tapos, hindi ko nasasabihin kung sino yun, pero taga dun sa amin sa Cavite. At niyakap niya ako. Iyak ako ng iyak sa kanya. Tapos, nung nagising ako, yung nag-alarm na yung alarm ng anak ko, gising ako. Kasi ganun nangyayari sa akin kapag malungkot ako. Pinadalaw ako ng mga nasa kabilang buhay. Hindi ko alam kung bakit. Bakit gano'n. Tapos, kapag naman na nawawala sila, kunyari, di ba, nawala na nga sila, namatay na. Kapag inipan ko sila, magkaliramdam. Kapag pumapasok sila sa panaginip, hindi naman sila iniisip. Kasi yung mga pumapasok sa panaginip ko, lalo na pag nawala na sila, sobrang malalapit din sa puso. Sobrang laki yung respect ko sa kanila. Pero, kaya natin ito, diba? Yun lang ang aking may papayo na ingatan nyo yung channel nyo, guys. Kahit maaari, kahit na huwag kayo mamadali na tumas yung views nyo. Basta mag-upload lang kayo ng mga upload. Huwag kayo mamadali na tumas yung revenue nyo. Kasi hindi naman natin masasabi na yung ating ina-upload, may steady lang yan sa YouTube. Habang tumatagal, inanonood niya. Kaya yung nakikita natin ng mga na nagbabayaran, ilang months na yun, tingnan nyo. Basta tingnan nyo yung channel nila bago tumaas yung views nila. Diba? Kaya, upload lang kayo ganyan. So guys, thank you sa pakikinig sa akin. At kaya natin ito. Ingatan muli natin yung channel. Ayan. Ingatan natin siya. Tsaka guys, kung may mga multiple gadget tayo, tapos isa lang yung nakalagay na channel natin. Kapag nag-upload kayo, yun yung panonoodin. Hanggat maaari. Lalo na yung ads nyo, yun yung panonoodin. Kapag nag-premiere kayo, skip nyo agad. Alam ko, doon ako natitiki. Sa ganun. Kasi, may multiple, gadget ako. Yung sinasabi natin ninja. Kasi yun, habang nagpipremiere ako, hindi ko na i-skip yung iba. Kasi siyempre i-standby ko yung iba para kahit pa paano, dagdag views din. Okay guys, dito ko natatapusin ang aking vlog and I hope na maayos ko pa itong channel ko. At kayo din at ingatan nyo yung channel nyo. Sana
tapos na tong paglilinis ng YouTube. Kawawa kasi yung mga kagaya natin na maliliit na YouTuber. Although mayroon balita na may malaki din ng mga bahay na natanggalan din sila. Kaya back to zero ulit. Ganun na mangyayari, back to zero ulit. Kasi hindi mo nga masasabi na may babalik pa yung channel. Ayun guys, so dito ko natatapusin ang aking vlog. Salamat sa panonood niyo sa aking channel. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Hello channel, ayan. Hit mo na rin yung bell button para updated ka sa aking mga video. Thank you for watching at God bless sa atin. Ingatan natin yung channel natin. See you guys. See you on my next vlog. Bye-bye.